So ayun, isang magandang araw sa inyong lahat mga kahabi at welcome dito sa channel ko. So ayun, no, kung nakikita nyo, malinis na yung paligid natin, lahat lang ng mga basura dyan ay nakuha ko na. At dito, nalinisan ko na rin. So grabe yung naglinis dito. So hindi naubos. Pero okay lang yun, at least medyo guminhawa na. So may mga hinihintay kami mga pre na customer na bibili ng gapi mamaya. So siguro update ko na lang kayo pagdating nila. At ayun na nga mga pre, nandito na sila. So yung dalawa na to ay nagmula din doon sa fish store. So bumili sila ng mga air pumps tsaka pagkain ng kanilang isda. So ayun, dali-dali silang pumasok dito kasi medyo excited yung person na makita yung ating breeding area. So mga subscriber din natin to mga pre sa ating YouTube channel at follower sa ating Facebook. So ayun mga pre, papakuha ko na siya ng gapi para makauwi na rin kami. So let's go. At ayun na nga mga pre, ayan yung HB Red Rose ko talaga yung napagtripan. So ayaw niyang kumuha doon sa ating ino-grow out. Talagang yung mga breeder ng ating HB Red Rose yung trip niya. So para sumaya naman yung bata, so hayaan na natin. So ayan, pili siya ng pili ng pili ng pili. So hayaan na natin, importante ay makuha niya kung ano yung gusto niya. So ayan. So talagang ayaw niyang kumuha doon sa mga male natin na ginagrow out. So dyan talaga siya sa mga breeder. So hayaan na natin. At ayun, may isa pa tayong bisita. Nani? Omae wa mou shinde iru. Wait a minute. Who are you? Out kay ano? Kay Miko ko. What? Kim Toy. Ano yung mong channel? Janbla. Kaya naiambal mo sa imong mga ano? Sa mga kato kamugali sa akon nga ano Facebook page Jan Vlog, ukon sa Facebook Jan Jiber. At ayun na nga mga pre, tapos na siyang mamili ng kanyang pinakaingat-ingatan. So kumuha siya ng tatlong female at dalawang male ng ating HB Red Rose. So ayan yung nakuha niya. So andun naman siya sa kabila. So yung pinagtitripan niya naman ay yung tinatago ko dyan na pair ng aking P-Dirt, yung Platinum Dumbo Red Tail na paparamihin ko sana. Tinago ko dyan kaso parang trip na trip niya. So tingnan natin mamaya kung kukunin niya. So masama yung tingin niya sa atin. Ayan. So nag-iisip siya mga pre kung ano yung kukunin niya. Kung Dumbo Ear ba o HB Red Rose. So ayun. So hayaan natin muna siyang makapag-isip kung ano yung kukunin niya. So minsan lang siya pumunta dito. So actually mga pre, matagal na yan na suki ng ating fish store. So ngayon lang siya nakapunta sa ating breeding area. So kung ano yung gusto niya, ibigay natin. Grabe talaga, ang tagal niyang mag-isip kung kukunin niya o hindi. So sa wakas mga pre ay kukunin niya na daw. So bigay natin. So nag-request siya na pwede daw pati fry. So bigay natin. So ubusin mo na yung feedert natin. So kukuha na lang ako ng panibagong mga breeder sa mga kaibigan natin. So shout out nga pala sa lahat ng mga member ng Estancia Gapi Club. Ayan. So marami tayong mga video mga pre sa mga gapi keepers natin. So meron tayong episode 1, 2, 3, and 4 sa mga kaibigan natin. So yung iba ay medyo malaki yung views. So ito yung mga video na yon. So shout out sa inyo. So ayun na nga mga pre, kinuha niya na lahat. At pati yung mga fry na ating feedert ay uubusin niya at dadalhin niya pag-uwi. So hayaan na natin.
talagang naglilikramo siya kasi hindi siya sanay manghuli ng mga gapi gamit yung maliit na BBS net. So nahihirapan siya. Ayan. So nakikita nyo. So ayun mga pre, tapos na siyang mamili ng kanyang kukunin. So ayan, pati yung aking aquatic plants na tawag dito, balisneria or hydrilia. Hydrilia ata. Ayan, dinali niya pa. So hayaan na natin kasi wala daw siyang aquatic plants dun sa kanyang pond ng kanyang mga guppy. So ito na, binalot ko na yung mga guppy niya na dadalhin. So tingnan nyo naman mga pre, yung ngiti sa kanyang muka. So sa mga ganong paraan, makakapagpasaya tayo ng mga bata. Okay na yan. So ayun na, uuwi na daw sila. So maganda nga yun, at least makakakuha na rin kami ng kukunin namin. So kuha kami dito ng Dambu Ear Mosaic na ilalagay doon sa ating fish store. So at least so, pagkatapos nito ay kukuha na rin kami, at pagkatapos ay magpapakain kami mga pre. So abangan nyo, so samahan nyo kami mamaya. So ayun, uuwi na sila mga pre. So hindi ko naslihatid kasi malapit lang naman. So ay nako po. So ayun mga pre, swerte talaga lang araw na to. So ayun, nahulog pa yung aquatic plant. So anyway, hindi naman yan maano. So malapit lang naman sila, nasa kabilang mga barangay lang naman to. So ayun mga pre, kuha na tayo. So ayun mga pre, ito na yung mga Dambu Ear Mosaic na nakuha natin, na ilalagay natin, i-replenish natin sa stock natin doon sa ating fish store. So ayan, nakikita nyo. Ayan. So mga pre, anyway, tapos naman yung mission impossible natin dito sa ating breeding area. So siguro, yung gagawin natin ay magpapakain tayo ng lahat ng mga alaga natin. So tingnan nyo, gutom na sila. So mga pre, papakainin natin yung mga gapis natin tsaka yung mga mulis natin dito. So let's go. So ayun mga pre, dito tayo mag-umpisa sa ating mga mulis. So kasama ko yung pamangkin ko. Ayan. So magpakain tayo mga pre, let's go. So ayan, tingnan nyo yung mga mulis natin na ginagrow out dito. So yung iba malalaki na. So ayan, tingnan nyo. So dito, ito na yung na-separate natin na 43 ata yun, na mga Platinum King Moly. So marketable size na to. So hinihintay ko lang na lumaki pa. So dito, yung mga mulis din natin. So malapit na to na i-out sa market. So may pang display na tayo ng mga mulis doon sa ating fish store. Siguro mga next month, pwede na to. So depende sa panahon at sa sitwasyon. So ito yung mga breeders natin. Ayan. So pag bumaba na yung ugat ng mga damo na yan, so mga umpisa na silang mag-reproduce, so mga anganak na yan. So yun yung hintayin natin. So dito napakarami na naman na fry ng ating Platinum King Moly. So ayan. So yung mga breeder natin, so still alive and kicking pa rin. Ayan. At ito yung mga selection natin na halos magkapareho na yung size na ginagrow out natin. So siguro sa susunod, tataasan ko na yung level ng tubig para naman na hindi masyadong uminit yung tubig kapag mainit yung sikat ng araw. So ayan. So mga pre, samahan nyo ako dito naman tayo sa guppy. So ayan, dito tayo sa ating mga HB Red Rose. Ayan. So dito yung mga male na Dambu Ear Mosaic natin, kainin natin. So dito yung fry section ng ating HB Red Rose. Marami ng mga malalaki na kailangan ng kunin. So medyo busy pa tayo, so sa susunod na lang natin ito kukunin. So dito tayo na side, yung mga breeder ng ating Dambu Ear Mosaic. Ayan.
Konti na lang to mga pre. Tsaka ito yung mga EBM natin. Kainin natin. So pasensya na kayo mga pre, hindi ko nakukunin yung net kasi parang uulan. Dito yung malaki kong Japan Blue Gold Double Sword. Ayan. So hindi ko pa nakuha yung mga fry dyan. At dito yung mga female na Dambu Ear Mosaic. Dito female din, all female to mga pre. May pa ilan ilang male pa dyan na hindi ko makuha-kuha kasi yung liliksi, yung bilis magtago. So dito hindi pa to nakal. Mga fry to ng Dambu Ear Mosaic. At saka dun dito, ayan, mga fry din yan ng Dambu Ear Mosaic. At ito yung mga EBM natin na male. Ayan, nandito sila. Dito mga female na H-Bearded Rose. Ayan, karami itong mga pre. Siguro nasa 400 pieces yung laman nito. Kaya lagi ako nagpapalit ng tubig dito kasi ang bilis mag-green ng tubig. So dito yung mga fry ng ating Dambu Ear Mosaic. At ito all female ng ating EBM. Ayan. At dito all male ng ating HB Red Rose. So ayan. So dun tayo sa dulo. So yung natira ko dito talagang yung sword na lang, tsaka yung pailan ilang mga plati na natira. So ito yung mga sword tail natin. Mix na yan, may mga gapi dyan na nagtatago. Malalaki na ngayon mga sword tail. Dito yung mga fry tsaka mga juby size na plati natin. So kunin rin natin yan at ilalagay dun sa kabila. So ayun mga pre, tapos na ako magpakain sa lahat. So parang quick update na rin to. At the same time may feature tayo. So ito yung mga Dambu Ear Mosaic na dadalhin natin sa fish store. So ayun mga pre, siguro hanggang dito na lang yung video. So maraming maraming salamat sa patuloy na pag-support at pag-share ng mga video ko. So sa mga subscriber natin dyan na kaka-onboard pa lang, so welcome dito sa aking fish store. So hanggang sa muli mga pre, maraming salamat sa panood. God bless us all and bye-bye. Sorry, it's DJ.